What is texturing milk? Texturing milk includes aerating the milk to its desired froth level before bringing it to the right temperature. Yan. So of course, dahil i-steam natin yung milk dito, magka-texture tayo ng milk na kailangan natin para sa cappuccino, ah. Ano tayo muna, specific sa pagte-texture ng milk na gagawin natin for cappuccino. Kasi yung texture or yung milk texture for latte is different from cappuccino. Yan. So kasi may sinasabi rito, aerating the milk to its desired froth. So ano ba yung desired froth na kailangan natin for cappuccino? Kailangan ito ay more foam or mas makapal, mas marami yung foam na kailangan nating i-achieve dito, no? Or gawin. Yun yung klase ng texture ng milk natin. Now, dapat ma-achieve na natin yon before bringing it to the right temperature. Na ang sinasabi rito, na right temperature ng milk dapat natin, kasi nga, ini-steam din natin or pinapainit natin while texturing the milk. So, 60 to 65 degrees Celsius. So, hindi siya dapat ma-overheat, hindi naman less than 60 degrees Celsius. Kasi, pagka kinumbine mo na yan sa coffee, so, ang mangyari dyan, bago mo ma-serve kay customer yung milk coffee niya, like for instance, cappuccino yan, hindi na tama yung temperature. Ano na lang siya, kumbaga parang maligamgam na lang yung temperature ng milk ng ano natin, ng coffee pagka ganun. Kaya merong right temperature, no, na sinasabi. So sabay bali yan, nagagawin nyo. Nagte-texture kayo ng milk at the same time, nag-steam din kayo hanggang doon sa right temperature. And there are two ways to determine yung milk temperature natin. One is by using a thermometer. Sa assessment, sabi ko nga sa inyo, yung ibang assessor, gusto nila yung basic talaga, gamit kayo ng thermometer. Pag may nakita kami thermometer doon, gamitin nyo. Pero yung ibang assessor, okay lang kahit hindi ka gumamit ng thermometer, na gawin nyo naman yung isang paraan kung paano malalaman yung temperature ng milk natin kung okay na. And that is sa pamamagitan ng hand method, yung hinahawakan lang. Yun, kasi yun naman talaga yung ginagawa ng mga barista, na hinahawakan lang nila yung steaming pitcher pagka too hot to touch na ang steaming pitcher ay stop na nila. Ibig sabihin, okay na yon, na-reach mo na yung right temperature ng milk mo, which is between 60 dapat to 65 degrees Celsius. As a simple rule, the more air you add to the milk, ayan, the more froth you build. Kasi nga, aerating to, no? Pag sinabing texturing milk, nag-i-inject tayo ng air sa milk natin. Bakit kailangan mag-inject ng air? Para nga mag-froth yung milk natin. So, ibig sabihin, the more air, the more froth, no, na magagawa natin doon sa milk natin. So, that depends doon sa klase ng milk coffee na gagawin na natin. So, for cappuccino, dapat more froth. So, iba nga yung sa latte na less yung foam, no, or yung froth na gagawin natin. Yan. At dapat din, yung milk natin is cold in order to stretch the proteins, which helps build silky smooth foam. Mas madali talaga mag-foam ng milk kapag malamig ito kaysa room temperature. Kaya, yung milk natin, bago natin gamitin, nandyan sa ref, no? What are the different types of milk? May tinatawag na evap, condensed, powdered milk, fresh milk, coconut, soy milk, full cream, sterilized, low-fat, non-fat, breast milk. So, sa palagay nyo, anong klase ng milk yung gagamitin natin? Okay, yung fresh milk, pwede rin yung full cream milk. Ayan. Kasi ang isang factor para mag-foam or mag-create ng froth doon sa milk, dapat ito ay high fat or full cream. Pag low fat kasi medyo mahirap, hindi ka basta makapag-foam ng milk. So merong ideal type ng milk talaga na ginagamit sa paggawa ng latte, paggawa ng cappuccino, at kaya na-achieve natin, no, yung tamang texture nito. Definitely hindi yung evap, hindi rin yung breast milk, no? Medyo mahirap kasi kailangan ng maraming donors or ano. Moving to the next slide. So what are the essential ingredients to create perfect milk for your coffee? Yan. Yun nga, gagamit tayo ng fresh and cold milk. So helps to create optimal texture. Additionally, full fat milk is usually recommended for microfoam, and nabanggit na yung tinatawag na microfoam, and skim milk if you prefer frothy milk. Yan, ito yung ginagamit natin na klase ng milk, eh. Pero hindi ito, ano kung minsan, palaging Conaprol. Dati, puro Conaprol yung gamit namin. Depende kung ano yung marami, kasi kung minsan, naubusan yung ganitong stocks. Tapos, yung Arla, ito dati ginamit din namin, puro Arla naman, dahil ito yung available. Yung Milk Magic, ito halos laging available ito, eh, no? Kaya karaniwan, ito yung ginagamit natin. Yung Milk Magic. Yan. So, pero meron din akong isa pang brand na itatry din na gamitin, full cream milk yon. So, kasi ito, naubusan na rin ng ibang stocks dito, nung ibang ano. Kasi kahon-kahon yan pagka ino-order. Natry ko na rin kasi yung Nestle, hindi maganda yung texture ng milk. Although mas mahal yun, tapos may full cream din naman nun. So, hindi ibig sabihin na komo mamahalin, mas maganda ang gamitin sa pag-create ng tinatawag nating foam or microfoam.
At siyempre, gagamit tayo nitong steaming pitcher. Yan, discuss na natin yan. Yung sa mga tools and equipment. Ang standard na size na ginagamit natin para sa isang cup or one cup, which is about 5 to 6 ounces, ay yung 350 ml. Yan. Pero gagamitin din natin yung 150 ml sa ibang milk, coffee na preparation din na gagawin natin. Pero ito, hindi natin masyado ginagamit yung mas malaki na kasi masayang na yung gatas. Dahil yung gawa nyo naman, ano to, individual yung para sa inyo din. No? Hindi naman tayo gumagawa ng panglahatan No, kasi kailangan talaga kayo mismo yung makapag-practice. Kaya yung gagawin mo sa 350 ml, that is good for one cup or one serving na yon. Yung gagawin mo, ikaw na rin yung inom noon. So hindi ka nagagawa ng maramihan. Kasi yung mga malalaking steaming pitcher, ginagamit yan sa coffee shop. Halimbawa, ang daming orders, di ba? Sabay-sabay. So, ang ginagawa ng barista, gumagamit na sila ng mas malaking steaming pitcher kasi pwede na nilang steam yon and good for 2 to 3, 4 cups na yon, no? Depende sa doon sa size ng cup. Saka, kung heavy duty naman or talagang commercial type na espresso machine na mas malakas yung pressure, kaya yan kahit mas marami yung milk. Hindi lang ito applicable kung maliit yung espresso machine or hindi naman siya commercial type, mahina yung pressure sa pag-steam ng milk tapos gagamit ka ng napakalaking steaming pitcher na marami, of course, milk ang ilalagay mo doon, so hindi kakayanin. Diba? Kasi mas marami yung milk doon. So, depende rin yan sa espresso machine. How to steam milk like a pro? And even though the technique for steaming differs slightly depending on whether you're making a latte, flat white, or a cappuccino, the basic steps remain the same. Pagka mag-steam kayo ng milk, kaya yan for latte, cappuccino, macchiato, or flat white, halos pare-parehas lang naman yung proseso or paraan kung paano mo steam yung milk. Magkakaiba na lang yan doon sa tagal ng irriting na gagawin natin. Kasi yung first phase ng pag-steam ng milk or para makagawa tayo ng foam, yung microfoam, is tinatawag na stretching. Stretching means irriting or nag-i-inject na tayo ng air doon sa milk. So pagka mas matagal na nag-i-inject tayo or naglalagay ng air doon sa milk para magkaroon ng microfoam, mas matagal siya. So ibig sabihin, mas marami yung makikreate natin ng microfoam doon. So yun naman yung ideal na klase ng foam or dami ng foam for making or preparing cappuccino. So ang ibig lang sabihin, kung for latte naman yung gagawin mo, less yung foam, so hindi dapat ganung katagal yung pag-aerate doon sa milk na gagawin mo. Kasi mas marami kang foam na may poproduce kung ganun yung parehas lang no yung gagawin mo doon sa tagal ng pag-stretch ng milk. Next. So ang step 1, fill the jug with milk. Yun. So yun, ginagamit natin metallic or stainless steel na milk pitcher or steaming pitcher. Tapos, it's important not to use too much since it will increase its volume. Maglalagay tayo ng milk dito, no, yung cold milk, kalahati lang. Huwag mo siyang dadamihan or more than half. Kasi nga, magdo-double pa yung volume nun, dadami yun. Halimbawa, kung for cappuccino yung gagawin mo, mas maraming foam. So, ang mangyayari ngayon, kung dinamihan mo na yung milk na nilagay mo sa steaming pitcher bago ka mag-start ng frothing, ay ano na yun, aapaw na yun. So, kalahati lang, no? It is generally recommended to pour your cold milk just under the V-notch of the jug. Meron siyang spout. Yung pinaka, letter V yun tinatawag na V, notch, doon sa ilalim lang nun. Halos kalahati nga lang, ng dami ng steaming pitcher yung i-fill mo doon sa glass, sa steaming pitcher na milk. So, ayan, fill pitcher 1/2 milk, ayan. Fill the milk to below the jug spout. Tapos, bago ka mag-start, nalagyan mo na ng cold milk yung steaming pitcher, gaya na sinabi ko sa maintenance and SOP yan, that you have to do purging. Yun, yung before and after. Ito, bakit natin binibigyan ng emphasis itong steaming wand? Kasi dito nakasalalay yung tamang texture ng milk natin. Pagka mali ang position, ayan, ano yung parts niyan? Meron yung rubber insulation grip or yung rubber handle. Diyan siya hawakan sa rubber kasi mainit yung steaming wand niya mismo. Tapos sa dulo niyan, meron niyang steam wand tip or nozzle. Ayan. Tapos, mapansin mo ito, meron siya ditong pinaka guhit or may ano yan, no? Dito, parang may cut. Na yun yung palatandaan na nasa half yan nito. Then, pinhole sa dulo kung saan yung bumubuga, no? So, yung ating ginagamit na espresso machine, there are 4 pinholes yan. So, mas marami kasing butas yan. Ibig sabihin, mas mabilis. Ganun yung, iba-iba kasi ang machine, no? Yung iba, kagaya nung Breville, yung isa lang yung pinhole niyan. Kaya medyo matagal. Inaabot ng 30 to 45 seconds bago tayo makapag-steam ng milk. Bago uminit yung milk natin. So, kaya hindi nga siya ideal na gamitin sa commercial or rather kung for business na medyo malaki na yung iyong coffee shop na ang dami ng mga umuorder. Pero kung nagsisimula ka pa lang, hindi pa naman ganun karami talaga yung mga customer mo. So, pwede mo nang magamit yan starting, no? Yung ganyang klase ng machine.
Pero mapapansin niyo yung mga commercial type talaga or yung mga coffee shop talaga na malalaki, ang gamit nila malalaking mga ano rin, no? Mga espresso machine, commercial type na nasa mga 250,000 pataas yung presyo. Ganong klase ng espresso machine na kung saan mas ma ano, mas malakas yung pressure nung sa steaming niyan, mas maraming pinholes. So syempre doon sa bumubuga na diyan sa dulo sa tip nung steaming wand, pagka yan ay nag-irate na doon sa milk, ibig sabihin sa ibabaw ng milk mas mabilis na magkakaroon nung foam. Kaya mas mabilis dito eh, no, sa mga commercial type. So, ano ngayon ang gagawin niyo pagka mag-start na tayo mag steam ng milk, mag-foam ng milk? The next step is submerging the tip of the steam wand just below the surface of the milk. So, saan mo lang ilalagay yung tip na 'yon na pinakita natin kanina? I-submerge lang, medyo ilubog niyo lang sa ibabaw, no? Just below the surface of the milk. Yung top surface ng milk. Ito yung milk sa ibabaw. So, wag mo siyang ilulubog talaga ng malalim, no? Bahagya lang doon sa ibabaw. Kailangan yung holes niya nakalubog. Hindi pa pwedeng nakalutang or walang contact doon sa milk. Kasi mangyari, pag bumugay, magtatalsikan kasi yun, eh. Pero hindi naman kailangan napakalalim. Kasi mahirapan naman siyang mag-inject ng air or para magkaroon ng foam. Kasi pagka malalim na malalim, no? Yung tip ng steaming wand doon sa milk. Nandoon lang siya sa surface. Just below the surface of the milk. Bakit kaya? Para nga mag-froth or magkaroon ng foam, yung microfoam, ang sinasabi natin dito. Ah. Hindi basta yung mga big bubbles, which is wrong yon. So, meron pang isang paraan para maiwasan naman natin yon na mag-create ng mga big bubbles. So, ang ganito lang yan, no, para madali nyo rin maintindihan. Bawa, may hawak kayong straw na lang. Wag na yung, sabi ko kasi kanina, noon pa, ang example ko dyan, yung papaya. Kasi nung araw, pag naglalaro kami ng mga kabataan, di ba, na yung dahon ng papaya, di ba, parang merong tubo yon. Puputulin mo lang yung magkabilang dulo, meron ka ng tube na pwede mong hipan. Tapos ilulublob mo lang yung dulo nung doon sa tubig. Pagka hinipan mo yung binugahan mo, di ba kumukulo-kulo yon sa ibabaw, parang nagkakaroon ng mga bubbles. Pag nasa ibabaw lang. Pero kung ilulubog mo sa pinakailalim at hihipan mo, di ba parang walang masyadong nai-create na bubbles? Kasi nahirapan, nasa ilalim eh. Iba yung pressure sa ilalim, iba yung pressure sa ibabaw. Mas madali, kumbaga. Na nalalagyan natin ng air or para magkaroon ng mga bubbles. Di ba kaya siya nagbabubbles? Kasi nagkakaroon ng air, yung liquid na yon, di ba? So, ganun din yung nangyayari para lang maintindihan ninyo sa milk na binubugahan din yan sa pamagitan ng steaming wand. Pagka binugahan niya yan, nasa ibabaw lang, mas madali siyang ano, diba, mag-foam dahil yung pressure hindi masyado mabigat as compared kung nasa pinaka-ilalim. So, nagkikreate ngayon ng mga microfoam na tinatawag. Yun yung sinasabi natin na kailangan nyong magawa mamaya. Yan. This is when you start pulling the air into the milk, which is where the well-known hissing sound comes from. Ayan. So pagka nandoon sa tamang position, doon lang sa just below the surface of the milk, no, yung tip ng steaming wand mo, makakarinig ka ng tinatawag na hissing sound. Anong tunog noon? Shh, 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 ganun. So pagka yun, ganun yung narinig mong sound mamaya, ibig sabihin okay yun. Nag-foam yung milk mo. Nagke-create ka ng microfoam. Naiinjikan mo ng air, so nagkakaroon ng mga microfoam, no, doon sa ibabaw, sa milk. Pag ganun yung tunog. Pero pagka napakalakas ng tunog, maingay, o kaya wala siyang tunog, there's something wrong. Mali yun. Ang mangyari ngayon, papalpa ka kasi iinit yung milk mo pero wala ka palang nagawang microfoam. Kasi dapat, bago mo ma-reach yung 60 to 65 degrees Celsius, ay okay na yung texture ng milk mo. Sabay kasi yan, no? Nagte-texturing tayo at the same time, nag-i-steam din tayo. Kumbaga, pinapainit din natin yung milk kasi hindi mo pwedeng overheat yung milk, eh. Diba? Pero eto, kagaya nito, sa cappuccino naman, okay lang yung dumami na dumami yung foam. Walang problema. Cappuccino kasi ito eh. Yun talaga ang sa cappuccino. Paramihin natin yung foam dito. Pero pag ang gagawin natin ay latte, hindi dapat ganun. Mas ano to, kumbaga komplikado dahil kailangan wag masyadong dumami yung milk mo naman. Magkaiba sila. So how long to keep the steam wand in this pot depends slightly on what beverage you are preparing. But it should take generally as little as 5 seconds. During this time, the fat in milk expands to create foam. So yun yung sinasabi natin. Yung tagal depende kung for latte or for cappuccino. Mas matagal for cappuccino. Mas yung sa hissing sound niya na mas marami tayo may produce na microfoam dito as compared for latte. Ito pa yung isa. Na pagka ipoposition mo yung tip ng steaming wand, no? Yan, at least 1/4 inch below the top surface of the milk. Tapos naka 3 o'clock position. So wala siya sa gitna, wala naman sa 12. Ito kasi yung lalabas na 12 o'clock diyan eh. Yung nasa tapat nitong ano spout. Ito yung 3 o'clock, ito yung 6 o'clock sa handle, at ito yung 9 o'clock. Pwedeng 3, pwedeng 9 o'clock. Bakit nasa side? Pero huwag niyo ididikit sa steaming pitcher, no? Iba rin ang tunog yan. Pagka nakadikit yung tip ng steaming wand dito sa gilid ng pitcher, na napakaingay niyan. Ibig sabihin, mali rin position. So, may allowance yan dito, tapos yon nakalubog yung pinaka-pinholes niyan, mga 1/4 inch, no? Below the top surface of your milk, or below the surface of your milk. Then, nasa side, bakit? Yung sinasabi ko, para hindi mag-create ng mga big bubbles.
Kasi natural lang naman yun eh. Pagka nag-aerate tayo sa milk, nagkakaroon ng bubbles. At maaaring magkaroon ng mga big bubbles doon. Pero, kung nasa side, ang tendency ngayon mag-swirl. Iikot yung milk. Pag umikot yung milk, tatama rito sa side nung steaming pitcher. Kung may mga big bubbles man, mapuputok yun. Tapos, namimix natin mabuti yung milk natin. So, dahil umiikot eh, nagsiswirl. Hindi yung kagaya nung dito mo lang siya itatapat sa gitna. So, mangyari dyan, magkakaroon ka ng mga big bubbles. Kasi parang kukulo lang siya ng kukulo. Hindi naman magsuswirl eh, yung milk mo. Yun ang isa pang reason kung bakit dapat nasa side. No, huwag niya ilalagay sa gitna. Tapos, ano pa napansin nyo rito? Para hindi siya magalaw, steady lang dito habang nag-steam ka ng milk, ay nandito siya, nakarest sa may spout, yung pinaka-steaming wand, para hindi siya magalaw. Idikit niyan dyan. Pagka okay na yung position, saka muna siya i-on. Yung sa machine natin, ang gamit niya, di ba, yung steam knob, pa-counterclockwise. Itodo nyo siya ha, yung pag-on, ha, hindi yung bahagya lang. Kasi dapat consistent yung pressure dyan. Malakas dapat. Yun lang yung pinaka-pressure. Habang nag-i-steam tayo, hindi pwedeng mahina, malakas. Doon sa assessment center, ang klase ng kanilang machine doon, para may on mo yung sa steaming, inaangat. Lever type siya. Inaangat lang na ganun. So, isang pressure lang talaga. Yung pinaka-highest na pressure na yon na pagka nag-steam ka ng milk. No? Eh, yung ating kasing machine ay steam knob siya, na iniikot siya. Pagka bahagya mo palang naikot, medyo mahina pa yung pressure. But hindi dapat yon ang gawin mo na mahina lang muna o kaya ay medium, tapos saka mo itotodo. Hindi. Itotodo mo na yon para consistent, no? Dire-diretso, hindi magbago nung pressure. Kasi doon nagkakaroon ng iba't ibang ano ngayon tuloy eh, size din nung foam ang nangyari, may malaki, may maliit. So dapat talagang yung pressure na yon, yun yung gagawin natin, then yung tamang position ng tip nung steaming wand. Ayan, kaya mali yung nasa center siya. Dito siya sa side. Kung titingnan mo sa top view, ayan. So naka 3 o'clock yan. Ibig sabihin nandito dito sa may side, no? Hindi siya dito sa gitna mismo. Pero hindi siya nakadikit dito sa steaming pitcher. Ang nagiging result niyan after ng milk steaming, ayan. Pagka sumobra init ng milk mo, hindi na siya basta white eh. Nagiging medyo nagiging ano yung color niya. Oo, yellowish na yung color niya. Na-overheat na kasi yung milk natin. No, tapos pagka mali yung position, walang hissing sound, ayan, o mali yung halimbawa dito mo sa gitna lang nilagay yung tip ng steaming wand. So after ng milk steaming ay nagkakaroon ng mga big bubbles kagaya niyan. So dapat ang ma-achieve natin after nung milk steaming na gagawin ay ganito. Fine micro foam. Di ba magkaiba yung tsura? So after you pulled enough air into your milk and stretch its volume, move the steam wand further below the surface. Be careful not to move it too far. Only aim for as little as 1/5 of an inch. Ayan. Especially no, sa latte kasi, hindi po pwede na paramihin natin ang paramihin yung foam natin. So ang gagawin ninyo, pagka okay na, na-achieve mo na yung tamang volume ng foam, yung microfoam, so medyo ibaba mo na raw yung tip ng steaming wand. Bakit? Kasi kailangan mo pang i-continue dahil ini-steam pa rin natin yung milk. Kailangan pa rin natin ma-achieve yung tamang temperature, yung right temperature. Hindi naman pwede na ini-steam mo lang, okay na yung tamang texture, tama na yung texture ng milk ko, tama na yung dami ng foam, for instance, for latte, dahil less yung foam dyan eh. Eh pero yung milk mo, eh malamig pa pala, mali rin yun. Kailangan uminit na rin muna yung milk natin. Pero ang nauna talaga, yung pag-foam ng milk. Hindi pa pwede na inuna mong painitin muna yung milk bago ka nag-foam ng milk. Una, mahirapan ka na mag-foam ng milk mo. Mag-inject ng air doon sa milk mo kapag ka mainit na yung milk mo. Kasi puputok na yun eh. Kaya nga ang ideal na gamitin na milk cold eh. Or malamig or chilled yung milk natin. Kasi pagka malamig yung milk, mas madaling i-foam or mag-create ng foam. No, mas madaling mag-inject ng air doon sa milk natin para magkaroon ng microfoam. Pero pagka mainit na yun, kaya room temperature, medyo mahirap, no? Or pwede naman room temperature, kaya lang madaling iinit na yung milk, no? Pagka ganun, kaya nga dapat malamig para madaling mag-foam ng milk at hindi kaagad iinit yung milk natin kasi malamig nga. Hanggang sa uminit na yung milk at napag-grade ka ng tamang texture ng foam, ibig sabihin okay na. Na-achieve mo na parehas, tama na. Yung temperature plus yung tamang texture ng milk. Yun ang kailangan natin kasing magawa dito eh, no? Hindi pa pwede natin yung tamang texture lang pero malamig naman yung milk mo. O kaya naman tama yung temperature pero wala ka naman palang nagawang foam or kulang yung foam na nagawa mo. So there's something wrong din pagka ganun. So dapat parehas 'yon na ma-achieve natin. Kasi may dalawang sinasabi, no? Yung sa two phases ng milk steaming. First is yung stretching, then yung texturing. Sa stretching yan, yung tamang dami ng foam, volume ng foam, texturing, pati yung ano yan, pati yung temperature, no? Kailangan din natin i-consider dyan. At yung dami nga, nung foam natin, kung yan e for latte, iba for cappuccino. And iba rin yung for macchiato. Pero huwag na muna kayo maguluhan, ang gagawin lang muna natin for cappuccino. So sa cappuccino na gagawin niya mamaya, mas maraming foam yung kailangan na ma-create natin. Pero dapat yung foam is microfoam. Yung mga very small bubbles.
So pagkatapos yung mag-steam, as soon as the milk reaches the temperature of 140, ito yung ano, parehas lang nung 60 to 65 degrees Celsius, no? Yung 140 to 155 degrees Fahrenheit. So as soon as the milk reaches the temperature of 140 degrees Fahrenheit or becomes too hot to touch, pagka ganun na, nasa pagitan na yan ng halos hindi mo na mahawakan, that means that your milk is okay na yon, no? Enough na yung kanyang temperature. So stop the steaming process, tap the jug gently to get rid of small bubbles, of some small bubbles, and swirl the milk around. It should look shiny and creamy like melted ice cream. Ang ganyan dapat yung texture ng milk mo, especially for latte, no? Yung creamy like melted ice cream. So hindi yung mga big bubbles. So ang paraan dyan, para maging shiny or velvety yan, tap mong ganun tapos swirl mo siya. At dapat i-pour mo, no? Immediately. Kasi naghihiwala yon. So tendency, yung foam lumulutang, yung milk ay nasa ilalim, yung liquid. So kaya dapat sinuswirl natin. Tapos pour immediately to the cup. Into the cup. Ayan. So pagka 140 degrees Fahrenheit, doon makukuha natin yung sweetest na flavor ng milk, no? Hanggang 155. Pero pag umabot na yun ng 160 degrees Fahrenheit, flavor loss. At pagka nag-more than 165 pa, scalding starts. No? Naluluto na, nasusunog na yung ating milk pagka ganun. Kaya nag-iba na rin yung kulay. Yung sinasabi natin. How do you check the temperature? There are two ways. One is using hand method and the other one is by using a thermometer. Ayan, pagkahawakan mo siya. Immediately after milk steaming, you have to wipe yung steaming wand using damp cloth. What should you do right after steaming the milk? Yun nga, tap the jug. What is microfoam? Ito ay pinost din natin itong question na yan. So microfoam is milk foam using a steam wand on an espresso machine used for making espresso-based drinks, particularly those with latte art. So ito yung mahalagang element doon sa paggawa ng latte art, no? Yung microfoam. Ayan. Ayan, makikita nyo yung itsura nyo. Parang melted ice cream or just like a latex paint. No? Pagka sinwirl mo siya, yung dumidikit siya doon sa side ng steaming pitcher. Meron kasing iba, pagka nag-steam ng milk, talagang napainit lang yung milk. Wala naman talagang microfoam. Kaya pag sinwirl mo, niwalang kumakapit or dumidikit doon sa side ng steaming pitcher, which is wrong. Pagka inihalo mo na yon sa coffee mo, wala ka talagang magagawang art kahit na anong gawin mo. Kasi wala ka naman nung element nung sa paggawa nung latte art, which is yung microfoam. Ayan. The opposite of microfoam is macrofoam. Yung macrofoam, also called as dry foam, in contrast to the wet foam of microfoam. Yung gagawin natin is wet foam, no? Microfoam, hindi yung macrofoam. Yung parang pag naglalaba ka, nagbabrush kang ganun, di ba? Yung may naiipon at tumataas na umbok, parang bundok ng bula. So yun yung tinatawag na macrofoam. Na kung saan pwede mong hawakan ganun, pwede mong i-form, di ba? Dry foam yun. Pero hindi ko sinabi yun ang ilagay nyo sa kape nyo, no? Para inumin. Kasi sabon yun . Parang paghahalin tulad lang ng itsura nung macrofoam or dry foam sa wet foam. Ano naman yung wet foam doon sa labahan mo? Or sa pag naglalaba ka? Yun naman yung nasa batsa na may bula rin doon sa ibabaw nung pinaglalabahan mo, di ba? Na pag ginanon mo, humuhulas naman. May bula rin siya, di ba? Yung nasa ibabaw. Tapos pag ginawa mong ganun, ay may foam siya pero humuhulas. Yun yung klase ng sinasabi namang wet foam. Pero yung naipon na tumaas na gano'n, na pwede mong kunin at ilipat na gano'n, yun yung macro foam naman or medyo malalaki talaga yon, di ba? Or dry foam. So, sa latte art or sa cappuccino, meron kasing tinatawag na dry cappuccino and wet cappuccino. Yung gagawin natin is wet cappuccino. No, wet cappuccino siya. Microfoam yon pero mas marami. Kaya nga mas makapal yung foam for cappuccino kaysa sa latte. Kasi yung dry cappuccino, ganito yun, yung itsura niyan. Iba yon. Yung ginagamit yun sa coffee 3D art. Macrofoam. Yung pwede mo siyang i-form na halimbawa na naket, halimbawa o kaya ay tiger, ganon. Na nakaano siya lutang 3D. May iba't ibang angles. Ayan, macrofoam. Pagka nagbubuhos na kayo ngayon, the pour consists of two phases. Ito yung medyo isa pang challenging sa part ng paggawa ng cappuccino or even latte. Okay naman yung texture ng milk ko . Nagawa naman ako ng maraming foam, bakit ang nipis? Kasi ang isa pang rito is yung pagbuhos. So hindi ko muna nakagawa ka na ng tamang texture ng milk at tama rin yung coffee mo, okay na. So ang isa pa rito na kailangan ma-practice din naman is yung kung paano mo siya ibubuhos ng tama na ma-i-present mo yung cup ng tama rin doon kay customer pag umorder siya. No, na pag sinabi mong cappuccino, dapat makapal talaga yung foam. At pag sinabi mong latte naman, ay mas manipis yung foam niya. Pero microfoam parehas. No?
okay lang 'yon kahit hindi muna yung sa art tayo mag ano no, kasi hindi naman talaga art yung pinaka-focus ng training ng barista. Kumbaga, isinasama lang natin, additional lang ito na mas maganda rin, ma-develop nyo rin naman yung skills nyo rito. But still, hindi naman sapat yung mga activities natin dito na limited at training para talaga maging ano kayo, mahusay pagdating sa latte art. Ang latte art, natututunan at nagiging mahusay talaga dyan kung ikaw ay nag-work na dyan at napapractice mo na talaga. Kagaya ng mga dati ko rin students or graduates na nag-work ngayon, like sa Middle East, nakikita ko yung mga posts nila eh. Talagang ang gagaling na nung kanilang mga design eh. Bakit? Kasi araw-araw, yun ang trabaho nila. Yun ang ginagawa nila, yung buhos sila ng buhos. Eh dito hindi naman natin magagawa yun dito eh. Na wala tayong gagawin mula simula hanggang sa matapos yung training na magubuhos na magbuhos, gagawa ng art. Hindi kasi yun ang focus natin dito. Dahil una, sa assessment, hindi naman mahalaga kung may art ba yung coffee mo or wala. Ang mahalaga, tinitingnan dito kung tama yung texture, no, ng coffee. At pagka sinabing cappuccino, halimbawa, sinabi ng assessor, sige, gawa ka cappuccino, ipe-present mo sa kanya kung tama yung dami nung foam, no? Kaya ang ginagawa nila, may kutsara, hahawiin kung makapal ba or manipis. At pag sinabing, ay, latte ito or manipis yung foam mo, kulang ng foam. Kasi nga, doon sa texture yan, doon sa dami ng foam na gagawin mo at ibubuhos mo. Kaya dito dapat kayo mag-focus, eh, no? Yung tamang paraan kung paano gagawa ng microfoam at dami ng foam, yung texture, pati yung temperature niyan at yung pag-pour na sinasabi. Kasi nga, pagka magbubuhos kayo, yung nagawa nyo kasi na milk na merong microfoam, hindi naman yung puro foam eh. Diba? Yung nagawa mo sa steaming pitcher, puro foam ba yun? Diba may liquid pa rin yun na nasa ilalim at pag sinroll mo, humahalo siya sa mismong foam din. So ngayon, ang gagawin nyo is dapat matutunan din naman kung paano siya ibubuhos. Na ang nangyayari kasi kung minsan, yung foam na iiwan sa steaming pitcher. Ang bumabagsak lang yung liquid kasi yun ang mas mabigat eh. Diba pag dinahandahan mo yung buhos, ang bumabagsak mula doon sa steaming pitcher ay yung liquid. Hindi ka agad bumabagsak yung foam. Naiiwan yon, kasi yun ang mas magaan. Nakalutang yun doon sa ibabaw, tapos yung nasa ilalim, habang nagbubuhos ka, ang bumabagsak ngayon doon sa coffee mo, yung milk, yung liquid. Kaya sabi mo ngayon, cappuccino, dahil ang dami mo naman na-create na foam sa steaming pitcher, pero nung binigay mo na yung cup, eh, bakit ang nipis ng foam? Kasi nga, naiwan yung foam doon sa steaming pitcher. So, paano mo ngayon dapat ibuhos yan? Para yung mismong foam ay malaglag doon sa cup. Diba? Na hindi mo rin dapat iapaw naman. Ang nangyari eh, dahil hindi mo naibuhos ka agad, basta binuhos mo pa ng binuhos, di umapaw naman na, which is hindi rin dapat. Napapawi naman or tumulo na, no? Mag-spill na doon sa ating, ano, mag-spill over siya doon. Okay, so since most of the foam is on top, the first pour should be aimed to dive into the espresso and incorporate the creamy milk with your coffee. The final pour glides the microfoam on top and creates latte art. Ito sa latte coffee, no? Or yung paggawa ng latte. So sa cappuccino, ganito rin naman halos. Kaya lang, dito, mas marami kang foam na ibuhos. Yan. But it takes a lot of practice before you can pour a perfect tulip. If you are after doon sa latte art, so yun nga, sinasabi natin, it takes a lot of practice. Marami kang gatas talaga na maubos. At much better kung ito yung focus mo, di bumili ka ng ano, espresso machine. Diba? Kung you are after doon sa talagang maging ano ka sa latte art, kailangan mo talaga yon para makapag-practice ka. Kasi yun ang susi eh. Makapag-practice ka na makapag-practice. Yan. Pero magagawa nyo naman talaga yon. Kung ano, kung papraktisin natin, napapraktisin yan. Ayan, yung sa pagbuhos, nakatilt usually muna yung cup dyan. Pagkatapos, dahan-dahan. Pag okay na, naibuhos mo na yung steam milk mo, saka mo ngayon, ibababa na yung nasa ibabaw nyan, which is yung microfoam. Pagka cappuccino, mas marami na foam sa ibabaw. Gano'ng karami? At least 1 inch. Gano'ng kakapal? 1 inch. So, yan. Okay lang, kahit walang design pa yan na kung anong Rosetta Tulip or Dragon Ball. So, hindi naman kailangan nung ano eh, nung gano'ng mga art muna. Ang mahalaga lang, ito, ano tawag dyan? Yung kulay brown? Crema. Alam niyo na yung crema, diba? This is one part of the ano yung perfect shot ng espresso, di ba? Yung solution, suspension, emulsion, one of the parts of a good espresso shot. Yung crema na nagre-rest doon sa ibabaw. Ngayon may crema yan diyan, pagka ibinuhos mo, eh, syempre aangat din yung crema. So dapat hindi siya matapan nung milk mo, nung milk foam mo. Yan, kasi mali na nag-serve ka ng cappuccino, puro puti lang yung kita sa ibabaw. O kaya latte, puro puti lang. Kasi magkakaroon ng impression yung guest, na ano to, wala man ng order na milk foam. Or wala man ng order na milk lang, order ko is cappuccino. Diba? Kasi pag cappuccino, talagang dapat ang appearance niya ganito. Merong color brown and color white sa ibabaw. Yan. So, maiwan yan, yung tinatawag na ring of crema. Ring of crema. Yan. Meron siya yan, sa side. Ano ba yung cappuccino? 1/3 espresso, ito, 1/3 steam milk, 1/3 milk foam. Kaya almost 1 inch yan eh, yung thickness niyan, no? Yan. So, yung sinasabi rin ng cappuccino, this is a balanced
milk coffee preparation. Balance siya. Kasi tigo 1/3 eh. 1/3 espresso, steam milk, and milk foam. Ang latte kasi is creamy. Ang mas marami doon yung milk. Pero ito, balance. Ang macchiato naman, very strong. Kasi ang mas ano rando, kumbaga, ang dominant doon, yung coffee flavor talaga, yung kape, sa macchiato. Pero ito, sa tatlo, yung cappuccino yung balance. Ano tong cappuccino? Sa pinost din natin. Italian coffee drink. Again, this is from Italy. That is traditionally prepared with double espresso, pero pwede rin single. Hot milk and steam milk foam. Variations of the drink involve the use of cream instead of milk and flavoring with cinnamon or chocolate powder. It is typically smaller in volume than a cafe latte with a thicker layer and a thicker layer of microfoam. Ayan. Medyo makapal, di ba? Yung foam niya sa ibabaw. So, pwede siyang lagyan ng cinnamon powder. Pero huwag niyo siyang lagyan ng chocolate syrup kasi mag-iiba ng ng lasa. Kasi pag sinabing cappuccino, talagang milk and coffee lang yun eh. Tapos foam, yun lang yun. Pag nilagyan mo ng chocolate syrup, sa cafe mocha, pwede natin lagyan ng chocolate syrup. Kasi may chocolate talaga ang mocha. Yan, medyo makapal. Ano yung karaniwang mali sa paggawa ng, or pag-steam ng milk? Yan, pulling air for too long. So, dapat hindi masyado matagal. Pulling air too late. Kumbaga, another common mistake is trying to pull air too late. The magic happens at the beginning. Yung malamig pa yung milk natin, hindi yung mainit na. So, kaya nagkakaroon ng problema, minute na yung milk, hindi ka nagawa ng foam. Not creating a whirlpool. Yung sinasabi ko nga sa inyo, dapat yan ay nag-swirl din no, inside the steaming pitcher to give you that creamy texture. Then, overheating the milk. Yan. Waiting for too long after steaming. So, yung sinasabi nga natin, immediately after steaming ay i-pour nyo na. Incorporate na yung milk sa coffee. So, okay. So, that ends.